Ngayong araw sa PTV Sports Chat, dumalaw ang dalawang basketbolista mula sa San Beda Red Cubs. Kumustahin natin ang kanilang NCAA Season 98 campaign at ang kanilang mga plano sa kanilang mga basketball career. Panoorin natin to. Hello and welcome to another episode of PTV Sports Chat. For today, we have a couple of budding basketball players from San Beda. Please welcome Mr. Joaquin Ludovice and Jack Jomalesa. So yun, ito, you guys are young and yun na nga, I think you just finished your tournament, right? With San Beda. So before that, how are things with you? How was the tournament? Siguro you can share that. Let's start with Joaquin. Okay naman po para sa akin po. Maganda naman po yung pinakita po namin. Lalong-lalo na po nung playoffs na po. Pero may onting miscommunication po minsan nung eliminations po. Pero na-build up naman po namin yung pagsasama po namin tsaka po yung tiwala. How about you, Jack? Not the results that we wanted po. Pero we overcame the expectations po ng mga tao po sa amin. Ngayon nga po, sayang lang po na hindi po kami nakaabot po ng championship kasi po konti lang po yung preparations po namin as a team po, pero we're good na nakaabot pa rin po kami sa final po. Just curious guys, what position do you play? Ako po, point guard po. Alright, and you? I play shooting guard po. Among the teams that you played against the NCAA, who was the toughest? Siguro, sa'yo mo na makikin. Para sa akin po, ano po talaga, Letran po talaga. Letran? Opo. How about you, Jack? For me po, Letran. Okay, pareho yung Letran. Sino yung pinakamahirap na player na bantayan sa Letran? Jack, ikaw muna. Si Andy Gamow po. Okay. Yung naging finals MVP po this season po. How about you, Joaquin? Yun po, Andy Gamow din po and Jonathan Manalili po. Isa rin po sa magaling po na point guard talaga. Okay. Alright. Okay guys, I understand that you tried out with Gilas. Yung sa ano niya. Can you share us the experience siguro? Ano muna? Jack, ikaw muna. Ano yung, how was the experience? Great experience po. Madami po kami dun. Higit po ata 100 po kami ng tryouts po. Dami. Oo nga po. Great experience po to be called up po for tryouts to play for the national team po. How about you, Joaquin? Yeah, tama po. Great experience po talaga kasi po sobrang dami pong kakompetisyon po. Tsaka po sa posisyon ko po, ang dami po talaga mga kalaban po. And yun po, binibigay ko lang po talaga yung best ko po para makasali po ako and ma-represent ko po yung country ko po. Yun nga eh. I mean, the fact that you were invited with a lot of players here locally, nakita nyo na nga sa NCAA pa lang, nakita nyo na marami. Diba? I mean, that's supposed to mean something to you, right? Yes, bro. So, I just have to ask you, what would it mean to you if you were chosen to play for the national team? Yun po, sobrang laking, ano po, sobrang laking achievement po yung makuha po para po ma-represent po yung Philippines po. Kasi po, yun po, ang ganda pong paglalaroan po yun kasi po, yung dadalhin mo po talaga Pilipinas po. How about you? It would mean everything to me po. Just to represent the country po and bring the name. It would be a great experience po talaga to represent the country. Okay. Locally and internationally, I'm sure you guys look up to a certain basketball player. So I wanna ask muna, ikaw muna Jack, sino yung mga idol mo locally and in the international scene na basketball player? It would be yung kababayan ko po, si Jeff Chan po. Mm. Okay. Yeah. Ever since po talaga, nakikita ko po talaga yung sarili ko po sa kanya. At sana po, magaya ko po yung laro niya po sa loob ng court po. At yun po. How about internationally? Internationally, it would be Michael Jordan po talaga. What? The GOAT.
Inabot mo pala si Michael Jordan, ha? Opo, siyempre. How about Joaquin? For me po, yung pinaka-idol ko po na local po is yung Kuya Ivan ko po, na player po ng MPBL po, mm-hmm, for backcourt strikers po. Since bata po ako, siya po yung nagtuturo po sa akin, and siya po yung pinapanood ko lagi. And yun po, sobrang gusto ko po siya magaya sa paglaki ko po habang naglalaro po. Mm. How about internationally? Internationally po, si Stephen Curry po talaga. Since nung before pandemic po talaga, nung nag-start po ako maglaro, siya po yung ginagaya ko po. So shooter ka rin? Medyo po. Ini-improve pa po. Messages, makabing gusto kayong batiin sa mga nanonood sa inyo. I'm sure marami nanonood sa inyo. Makinig ko muna. Unang-una po, binabati ko po yung family ko po. Ludovice family po, pati Baltasar family po, and yung girlfriend ko po, and yung family niya po. Tsaka po, mga taga Lukban, Quezon po. Doon po, kung saan po ako natuto talaga mag-basketball po. Jack. To my family po, Jomalesa family and Jamante family. To my kababayan po sa Bacolod, Sir Ronil, hi sir, tsaka po yung girlfriend ko po, si Andrea, and sa family niya po. 16 pa lang kuloy, ayaw, may girlfriend na yun. Okay. Alright. Thank you everybody. We hope you enjoyed this episode with this San Bela Cagers, and we will be having more young Cagers, the players of tomorrow. Stay tuned for our next episode.